sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dalagita, napatay ng sariling ama sa Mitsayap, Cotabato Province. Ang detalye, abangan! Isang taong gulang na batang babae na tagpo ang patay sa ilog sa Cotabato City. Tutukan! Isa patay, isa arestado sa pagkahiwalay ng drug raid sa Jensen. Founder at mga opisyal ng Kapa Ministry, kinasuhan ng SEC sa DOJ. At oil price hike, pinutupad ngayong Martes. Magandang hapon, South Central Mindanao. Patay po ang isang 17 anyos na dalagita sa Mid-Sayap, Cotabato Province matapos na pukpukin ng bakal sa ulo ng kanyang sariling ama. Napapatrol, Ariana Patan. Kalunos-lunos ang sinapit ng 17 anyos na dalagita na si Jen mula sa kamay ng sarili nitong ama. Alas 6 ng umaga araw ng Lunes nang matagpo ang duguan at wala ng buhay si Jen sa loob ng kanilang bahay sa Upper Glad 1, Mid-Sayap. Kwento ng ama nito na sumuko rin sa mga otoridad matapos ang krimen, ilang linggo na umanong malayo ang loob ng anak sa kanya. May nagtawag sa kanya, tapos yung mga gamit niya, linagay niya lahat sa bag niya. Kayong dalawa ni mamang, pwede ka namin pabarangay, pakulong. Doon naglabo ang ko. Tuwing magsasalita silang dalawa, sinasabihan ako na baka repin ko siya. Ako na aburido na, parang bigat ng paningin ko. Nakaganyan man siya, gatiks-teks. Bali, pinalo ko ganyan. Akala ko yung mga magaang lang na ang nakuha ko. Sisi ko talaga. Taliwas ang bersyon ni Jess sa investigasyon ng PNP. Base sa salaysay ng dalawang nakababatang kapatid ng biktima, natutulog pa umano si Jen ng paluin ng ama. Kita ko doon na parang may mga na sila sa barangay ba? Parang ina-attempt niyang i-rape yung bata. Tininan ko rin yung sa bangkay, meron akong nakitang parang hematoma na nag-heal na nangyari, tingin ko one week after na, between sa legs niya. Nasa tingin ko parang pinwersa. Pero as yung nangyaring incident, walang rape doon. Hindi naman matanggap na mga kamag-anak at kaibigan ni Jen ang nangyari sa kanya. Nais nila na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito at mabulok sa kulungan ang kanyang ama. Sakit kayo. Hindi na mo madawat. Sakit kayo sa mga nangana. Wasak ang mulo. Sakit kayo sa mga ma'am. Di naman matanggap nga mawala siya. Justice ang kailangan namin para sa kaibigan namin. Mag-aral siya sa Sabado Domingo, pero dito Lunes hanggang Biyernes dito siya sa bahay. Hindi ko gina-expect na yun yung mangyari sa kanya. Nakakulong na sa selda ng Mid-Sayap PNP ang ama ng biktima. Kanina, sinampahan na rin ito ng kasong parricide. Arjen Apatan, ABS-CBN News. Isang bangkay naman ng batang babae ang natagpuan palutang-lutang sa ilog sa Cotabato City. Sinasabing nalunod mula pa sa Mother Kabuntalan sa Maguindanao ang bata. Nababalik si Ariana Patan. Humagulgol ang mga kamag-anak ng isang taong gulang si Baby Jane nang makita itong palutang-lutang at wala ng buhay Lunes ng hapon sa Bagua 2, Cotabato City. Nagkalasog-lasog ang ilang parte ng katawan at halos hindi na makilala ang bata. Kwento ng tiyuhin nito, Linggo ng hapon na iwang mag-isa si Baby Jane sa kanilang bahay sa Mother Kabuntalan, Maguindanao dahil may binili ang lol nito sa tindahan na nasa katabing bahay lang. Siguro hindi niya namalaya sumunod yung bata. Yung bahay kasi ilang hakbang lang is tubig na po yung sa kwan. So malamang doon pumunta yung bata. Nahulog na walang nakakita. Dito na sa ilog sa Bagua 2, Cotabato City, natagpuan ang bangkay ni Baby Jane. Nakita ito ng ilang residente sa barangay. Doon naman sa parte ng katawan niya na nagkasugat-sugat o natanggal, maybe dahil yun doon sa malakas na current ng tubig at sa pagkakatangay sa kanya at saka maaari ding nahampas yun sa mga matitigas na bagay, yung ilog po mula doon sa Mother Kabuntalan hanggang papunta dito po sa area natin is konektado po.
Nakikiusap ngayon ang pamilya ni Baby Jane sa publiko na huwag nang magpakalat ng mga maling impormasyon kaugnay ng insidente. Ito ay kasunod ng mga komentong tinanggalan umano ng internal organs ang bata. Paalala ng mga otoridad sa lahat, bantayan ang mga anak para makaiwas sa kaparehong insidente. Aryan Apatan, ABS-CBN News. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, isang bahay ang nasira sa pagguho ng lupa sa Lake Cebu, South Cotabato. Pitong pamilya ang pinalilikas dahil sa panganib na dulot ng landslide. Papatrol Francis Canlas. Winasak ng landslide ang bahay ng pamilya Escarlote dito sa Lake Cebu, South Cotabato. Ayon kay Sonia, alas 2 ng hapon ng Sabado nang magsimulang gumuho ang lupa sa may kalsada. Sa lakas ng daloy ng tubig ulan, dumausdos ang lupa pababa sa kanilang bahay. Agad-agad na yung kawayan doon, bug. Nag-impact na po sabay kami ng ano. Kung dyan ako dumaan, patay ako. Mabuti dito ako dumaan. Kabado naman ang pamilya kalibayan sa kanilang kaligtasan dahil sa pagguho ng lupa. Pero hindi raw sila basta-bastang makakaalis dahil sa kondisyon ng kanyang mister at anak. Sobrang kaba sir, lalo na sa sitwasyon ko, ang bana ko stroke victim, hindi pa siya makalakad. Tapos lalo na yung anak ko, naka-wheelchair. Hirap talaga sir. Bukod sa pamilya kalibayan, pito pang pamilya ang nanganganib din dahil sa landslide. Inabisuhan na sila ng barangay na lumikas. Ang mga gamit, makikita lang natin yan. No? So ang life, so possible magka-problema tayo. So that's why I ordered na mag-vacate talaga. Puspusa naman ang ginagawang clearing operation ng DPWH at isusunod na ang rehabilitasyon at paggawa sa protection slope nang hindi na lumaki ang pinsala. Ang temporary protection natin is dito na dumating yung natin gabion mesh. Magpa-pile up gabions tayo para at least magkakaroon tayo ng temporary protection dito sa may portion ng may landslide. At least hindi siya magtuloy-tuloy. Then magkakaroon din ng sandbagging, gagamit tayo ng tanner bag para dun sa may slope protection na may overflow yun. Bukod sa poblasyon, may naiulat ding landslide sa barangay Tasiman pero wala namang naitalang pinsala o nasaktan. Francis Canlas, ABS-CBN News. Patay ang isang laborer sa Fishport matapos umanong manlaban sa mga pulis sa raid kanina madaling araw sa barangay Bula dito sa Jensan. Arestado naman ang isa pang suspect sa hiwalay na raid sa barangay na Jangas South. Narito ang report. Luyo ko sa tap na. Halos na kong nadunggan sa iyo, pobre mister. Napayak na lang si Rain Seal sa sama ng loob. Huli niyang nakitang buhay ang kanyang ama nang palabasin sila ng kanilang bahay kanina madaling araw dito sa Zone 8 sa Barangay Bula, Jensan. Matapos maglunsad ng drug raid ang Police Station 6 at target ang kanyang ama na si Raymond Salinas, 41 anyos. Tagaan lang tatog dyan sir, balag idakop lang, magatuan tumiglan ton. Matug mga pesuhan, balag matuan tulang diduwa-duwar dito. Pagpat yun, mga luigid kayo sir. Ayon sa mga pulis, nanlaban umano si Salinas. Pagpasok ng tropa, doon na nagkaputukan. Nauna siya magpaputok, kaya gumanti ang putok ang tropa natin. Pero mariing itinanggi ni Justin na nanlaban ang kanyang tsuhin. Siya ang huling pinalabas sa bahay. Nagtaas sa siya kamot sir, nahinagunit siyang abaga. Siya, pubriko anak, si Kuan, wapart na ako. Tapos paggawas na mo, kadungog may duwa ka buto, pero bungol bitaw sir. Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan ng suspect. Isinugod pa umano si Salinas sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Narecover umano sa bahay ng suspect ang pitong sachet ng hinihinalang Cebu at isang homemade na 5.56 revolver at mga bala. Bagay na mariing itinanggi ng pamilya. Sige daw, paano ko manglaban? Kagamay sa area, manlaban ba ko? Armado sila. Bisan doon katao matutok sa imo, wala kay time na mungkuan pa. Hustisya ang panawagan ng pamilya. We are very open for any investigation. Arestado din sa hiwalay na drug raid sa Tinago Puruk 9B sa Dajangas South si Gilbert Cabangon, 40 anyos. Nakuha umano sa suspect ang nasa 11,000 pisong halaga ng droga pero tumanggi na siyang magsalita sa harap ng kamera. Arestado naman ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na bypass ng mga pulis. Pideya, BARMM at militar sa Talitay, Maguindanao. Nagpapatrol, Lorimey Andong.
Kulungan ang bagsak ng 26 anyos sa lalaki matapos mahulihan ng droga sa inilunsad na by-bust operation ng PNP, PIDEA, BARMM at militar sa sitio Tamlang ng Barangay Kiladap, Talitay, Maguindanao, pasado alas 11 kaninang umaga. Nakuha sa kanyang posesyon ng 5 pakete ng hinihinalang shabu. Based po sa ating classified informant, madalas po itong dumadaan pero wala pang info na kumukuha po ito ng drugs, ma'am. Yung ngayon lang, ma'am, kasi may nakapag-tip po sa... Subukan natin balikan ang report na yan maya-maya lamang. Pero sa aming pagbabalik, NBI may babala kapag muling nag-operate ang KAPA sa pagbabalik ng TV Patrol South Central Mindanao. Arestado nga po ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na by-bust operation ng mga pulis sa PIDEA, BARMM at militar sa Talitay, Maguindanao. Nagpa-patrol Lore Mayandong. Kulungan ang bagsak ng 26 anyos sa lalaki matapos mahulihan ng droga sa inilunsad na by-bust operation ng PNP, PIDEA, BARMM at militar sa sitio Tamlang ng Barangay Kiladap, Talitay, Maguindanao, pasado alas 11 kaninang umaga. Nakuha sa kanyang posesyon ng 5 pakete ng hinihinalang shabu. Based po sa ating classified informant, madalas po itong dumadaan pero wala pang info na kumukuha po ito ng drugs, ma'am. Yung ngayon lang, ma'am, kasi may nakapag-tip po sa amin na may kinuha daw po kasi kilala daw po ang tao. Lunes ng hapon, timbugrin sa by-bust operation ng otoridad sa Barangay Poblasyon Talitay ang isang 19 anyos na lalaki. Nakuha mula sa kanyang posesyon ang 9 na pakete ng hinihinalang shabu, kaya hindi na ito nakapalag ng hulihin ng mga pulis. Dahil nga po ito ay by-bust operation, ang ikakaso po dito kapag nag-positive po ang result ng ating crime lab ay ang violation po ng Section 5 at Section 11. Agad isinailalim sa drug test sa PNP Crime Laboratory ang dahuling mga sospek. Mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Section 5 o pagbebenta ng illegal na droga at Section 11 o illegal possession of prohibited drugs sa ilalim ng RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Lori May Andong, ABS-CBN News. Sinampahan na po ng formal na reklamo ng Securities and Exchange Commission o SEC ang founder ng KAPA at mga opisyal ng KAPA Community Ministry International Incorporated. Dito naman sa Jensan, iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation kung kanino nakarehistro ang chopper na sinakyan ni KAPA founder Apolinario nang maglanding ito sa Acharon Sports Complex. Nagulat daw kasi ang Air Transportation Office na may chopper sa sports complex, gayong no-fly zone ang lugar dahil nasa Jensen noon si Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report. Lumapag ang chopper na ito sa Acharon Sports Complex noong Huwebes ng hapon, sakay ang founder ng KAPA na si Pastor Joel Apolinario. Pagkatapos ng ilang minutong pagsasalita sa harap ng mga miyembro at interview sa mga taga-media, umalis ang chopper sa sports complex sakay si Apolinario. Ayon sa NBI, inaalam na nila kung sino ang may-ari ng chopper. Let's check on the ownership, if indeed that is registered under his name. So it is one among the assets supposedly that may be seized by the AMLA. Tumangging magbigay ng pahayag ang Air Transportation Office dahil iniimbestigahan na rin sila ng Presidential Security Group. Pero ayon sa NBI, isang no-fly zone ang lugar dahil nagkataong nasa Jensen si Pangulong Rodrigo Duterte. All aircraft coming should have the clearance from the CAAP. We inquired from the CAAP already as to the ownership and registration of the chopper that was used. Pero ayon sa NBI, inaalam nila kung may clearance ang chopper mula sa CAAP. Nagkataon kasing nasa Jensen si Pangulong Rodrigo Duterte. Matanong natin paano nagamit yung chopper, saan nang galing, saan pumunta. Interesado ang NBI kung saan pumunta ang chopper para matuntun si Pastor Joel Apolinario na aminadong nagtatago na ngayon. Sa lahat ng mga members, sana naman po ay ako inyong maintindihan sa ngayon dahil ako po ay patuloy na nagtago dahil po sa mga banta ng aking buhay. Pero umaasa rin ang KAPA member na si Aling Vivian na magbabalik operasyon pa ang KAPA. O, ang gusto nga, mapadayon yun. Okay, daghan ang ginpo na natabangan. Una nang tinawag ni Pangulong Duterte na may continuing crime pa ang KAPA. Ayaw magsod ha, kay ilad na. Nagbabala ang NBI kapag muling nag-operate ang KAPA. If they will continue, that means
a continuing activity that is tantamount to committing a crime. So, indeed, doon sa aspetong yon, it might fall under the warrantless arrest. Pero ayon kay Pastor Apolinario, apektado ang kanilang operasyon dahil naka-freeze ang kanyang mga bank account, pati na ang properties at assets ng kapa. Una nang sinabi ng SEC na nasa kustudiya na nila ang tinatayang 100,000,000 pisong halaga ng mga assets at properties ng kapa. Ito po ngayon ay nananatiling freeze po, so wala po tayong mapagkunan dahil pinifreeze po ng government ang ating lahat ng mga assets and mga accounts. So sa ngayon po ay wala po tayong solusyon na makuha at makita maliban na lang po sa paglusad po natin ng prayer rallies. Muling nanawagan si Apolinario sa mga miyembro na makiisa sa synchronized prayer rally. Pero ngayong hapon lang, formal nang nagsampan ng kasong kriminal sa DOJ ang Securities and Exchange Commission laban sa Kapa founder na si Pastor Joel Apolinario at sa iba pang opisyal ng Kapa Community Ministry International Incorporated dahil sa paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon sa SEC, madadagdagan pa ang mga kakasuhan oras na makilala daw ng SEC ang mga kasabwat sa umano'y investment scam. Aprobado na ng Bangsamoro Parliament ang transition plan for 2019 to 2022 na isinumite ng Bangsamoro Interim Chief Minister Murad Ibrahim. Laman ito ang structural at organizational setup ng BARMM government, kasama na rin ang dahan-dahang pagtatanggal ng mga empleyado ng BARM o ng ARMM. Ipapatrol si Lore Mayandong. Malapit nang iwanan ni Norma Cumilao ang abot tatlong dekadang trabaho sa Department of Labor and Employment, ARMM, na ngayon ay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa datos ng Human Resource Management ng BARMM, isa si Norma sa 6,300 regular employees ng Nuoy ARMM. Hindi kasama sa bilang na ito ang mga empleyado ng dating Department of Education. Alinsunod sa Article 16, Section 10 ng Bangsamoro Organic Law, nakasaad dito ang gradual phasing out na matanggapan ng dating ARMM. Kasabay nito ang pagtanggal din ng mga empleyado, pero hindi kasama ang mga empleyado ng DepEd, DOH, at DSWD. May 28 years in government service. Para sa akin is maybe enough, and I want to venture to private ano na din service. Gradual phasing out ng employees. Kasama yan sa nakalagay sa transition plan natin. Kaya ako sinabing gradual, hindi po yan agaran. Hindi po yan agaran. Yan ang pag-uusapan, may timetable tayo dyan. Una, halimbawa, ito muna ma-phase out, ito muna ang agency na ito, ito muna ang agency na ito. Ang agreement namin kahapon sa BTA, they approved the resolution number 20 subject to enhancement or improvement by the BTA Parliament. Bakit ganun? Kasi hindi po kasama doon sa transition plan yung structures ng BTA Parliament. Sabi ni Chief Minister, ibibigay niya na sa Parliament kung ano yung structures ninyo. Abente noong Mayo, isinumite ng Coordination Team for Transition o CT40 kay Interim Chief Minister Murad Ibrahim ang proposed BARMM Transition Plan para pag-aralan at ayusin ang Bangsamoro Government. Laman ng Transition Plan ang structural at organizational setup ng BARMM, personal transition mechanisms ng ARMM patungo sa Bangsamoro Parliament, budgeting, paggamit ng pondo ng Transition Authority at iba pa kahapon. Formal itong isinumite ni Interim Chief Minister Murad Ibrahim sa Bangsamoro Transition Authority sa pamamagitan ng isang special session na agad namang inaprubahan ng Bangsamoro Parliament. Lori May Andong, ABS-CBN News. Uumpisahan na ang pagpapatayo ng PhilHealth Regional Office sa Regional Center sa Corona del City na pinondohan ng halos 200,000,000 piso. Isinagawa na ang groundbreaking ceremonies at inaasahang magiging mas maayos pa ang serbisyo ng ahensya kapag natapos na ang proyekto. Nagpapatrol, Ian Mangupit. 3, 2, 1, there you have it.
Sa bahaging ito ng regional center dito sa Coronadal City, itatayo ang PhilHealth Region 12 office. Nasa 2,089 square meters ang laki ng lupaing ibinigay ng local government unit sa ahensya. Pinondohan ito ng halos 200 million pesos. Sagot ang gusali sa suliranin ng ahensya na magkaroon ng sariling opisina dahil sa kasalukuyan ay nangungupahan lang sila. Executive order tayo kung bakit dito kami talaga nag-base ng regional office namin sa Coronadal City. No? Hindi na kami magpalipat-lipat and this will be beneficial sa mga members natin and then sa Filipinos no dito sa may Region 12. Namo ka-apply man sa siningaduta, bala nyo ba? Until now, bago ko nagalin, may nag-aagaw pa sini. But because of course, health, I'm a doctor, di ba? Siyempre, anong unahon ta? I know for sure that this will better serve our constituents, kung dito sa Tubangan, and will give you enough space. Kanina isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa 3-story building na inaasahang matatapos sa loob ng 18 buwan. And actually, may budget tayo na around mga 100 to 200 million pesos for this. But of course, this will be under procurement law, no? We have to go through a process of procuring this in compliance to procurement laws po natin. Sisimulan agad sa susunod na buwan ang konstruksyon ng gusali. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Susunod na, COMELEC Region 12 naghahanda na para sa special election sa 1st at 3rd District ng South Cotabato. At oil price hike pinatupad po ngayong Martes sa pagbabalik ng TV Patrol South Central Mindanao. Naghahanda na po ngayon ang Commission on Elections sa COMELEC sa Region 12 para sa gagawing special election sa darating po na Nobyembre. Ito ay para sa 1st at 3rd Congressional Districts ng South Cotabato. Bubuksan na din sa Agosto ang voters registration. Narito ang report. Mahalaga para sa butanteng si Nancy na may representante ang Jensen sa Kongreso. Sa ngayon kasi, walang naihalal at naiproklamang congressman ang COMELEC sa Lone Legislative District ng Jensen. Malaking tulong daw kasi ang congressional scholarship na pwedeng applyan ng mga estudyante. Para makatapos yun ang mga bata sa pag-skwela. Pinaghahandaan na ng COMELEC ang special election sa Nobyembre. Bubuksan din ang voters registration ngayong Agosto. Hihilingin din ng COMELEC 12 na automated ang botohan. We are hoping that magiging automated election ito. Para hindi na naman din po kami mahirapan. Hindi na po kami sanay sa manual elections, so to speak. Magtatapos na ang termino ni Congressman Pedro Acharon Jr. ngayong June 30, kaya posibleng magiging caretaker muna si Congressman Dinan Hernandez ng 2nd District. Pero ang Kongreso ang magdedesisyon nito. That would depend upon the leadership of the Congress kung maglalagay ba sila ng caretaker congressman or not. Ayon sa COMELEC, magkakaroon ng panibagong schedule sa paghahain ng Certificate of Candidacy at hindi tulad noong midterms na sina Nograles, Dinopol, Cloma at Plaza lang ang kandidato. Ngayon, marami na umano ang interesado sa posisyon. This is interesting because katatapos lang po ng midterm elections natin and here we are for another election for the 1st and 3rd districts of South Cotabato. So this is exciting because I heard marami pong mga gustong tumakbo. Matatandaang noong Marso, pinirmahan ni Pangulo Rodrigo Duterte ang Republic Act 11243 kung saan nare-apportion ng 1st District ng South Cotabato. Kabilang na sa 1st District ang mga bayan ng Pulumulok, Tunti at Tampakan at ginawang 3rd District ng Lalawigan ang Lone Legislative District ng Jensen. Nanumpa na ang mga naihalal na opisyal sa Lake Cebu. Sa Biyernes, manunumpa naman ang mga nanalong congressman at provincial official sa Lalawigan. Napapatrol si Francis Canlas. Ay taimting na nanunumpa. Nanumpa na ang mga naihalal na opisyal ng bayan ng Lake Cebu nitong Martes. Purma silang upo sa katungkulan sa July 1. Ang mga tungkulin. Malaki ang inaasahan ng mga butanteng naglukluk sa kanila sa pwesto. Gusto ko kanang fair,
fair ang pagdumala niya. Oo, kahit anong tribu, yun, dapat tutukan nila yung mga daan namin. Kasi sa barangay namin, ang makikita namin ay masisira yung mga daan. Ayon sa bagong alkalde ng bayan na si Mayor Floro Gandam, tututukan niya ang infrastructure projects, zoning ng fish pens sa lawa at pagsulong pa ng turismo. May 10-point agenda din siyang susundin sa pamamahala niya sa bayan. So I have the list regarding 10-point agenda parang the same with the social services. I have to put the some amount. Tatlong termino na naging vice mayor ng bayan si Gandam. Naihalal namang board member ng South Cotabato si outgoing Mayor Antonio Fungan Sr. na nagsilbing alkalde sa bayan ng 9 na taon o 3 termino. Sa June 21 naman, nakadakda ang kanilang panunumpa sa katungkulan kasama si 2nd District Representative Dinan Hernandez, Vice Governor Vicente De Jesus at mga board member. Monday siguro, first nga pag-upo din namin, may discussion yung internal roles. Baka doon sa POC committee siguro, yung Peace and Order Council committee siguro. Sa June 28 naman, nakadakdang manumpa si Governor-elect Reynaldo Tamayo Jr. We have to help him also. Kung ano yung isulo niya, mga development sa probinsya sa South Cotabato, so dapat, hindi namin i-ano yung isulong yung mga development, isa kami. Interesadong hawakan ni Fungan ang Committee on Peace and Order. Francis Canlas, ABS-CBN News. Dahil po sa tensyon sa gitnang silangan, tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Bagay po na ikinidismaya ng mga motorista, higit 4 pesos din kasi ang na-rollback sa nakalipas na 3 linggo. Narito ang report. Kagabi pa lang, nagpakarga na si Roy. Epektibo kasi alas 6 kaninang umaga, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. May dagdag na 35 centavos sa kada litro, 20 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel, at 25 centavos sa kada litro ng kerosene. Diferensya kasi na umubos-ubos ang presyo. Mahigit sa 3 linggo ring may rollback na nagtapyas ng higit 4 pesos sa mga produktong petrolyo, kaya umaangal ang tricycle driver na si Restituto. Tigado po bang biyahe na to ron niya. Sigihan pa nagsaka. Base sa pinakahuling trading, pababa ang bentahan sa world market. Pero kung magpapatuloy ang banta ng pag-atake sa mga shipping lines na nagde-deliver ng imported na petrolyo, maaaring masundan pa ang oil hike. Pero si Alan umaasang may rollback sa susunod na linggo. Makakabawi-bawi mi sa mungkuan ba? Among pumasada. Pinaghahandaan naman ng Department of Energy ang mga motorista sa pagpalit ng fuel ng mga shipping lines na nagkakarga ng imported na petrolyo dahil posibleng magresulta ito ng hanggang 7 pesos na dagdag presyo sa kada litro ng petrolyo simula 2020. Sasabayan pa ito ng huling bugso ng implementasyon ng train law. Yan ang kabuuan mga balitang tampok sa ating mas malawak na pagpapatrol. Ako si Jay Dayupay. Maraming salamat. Magandang gabi, South Central Mindanao.